Hello friends! Nandito na naman tayo sa Descendants of the Sun. Yeah, so si Maxine ay nagpapasalamat ni di Lucas dahil diligtas niya yung buhay niya doon sa subangin. Kaya sabi ni Lucas kung buti na lang daw hindi siya naging accountant, kasi kung accountant daw siya, hindi daw niya alam anong gagawin niya kay Maxine nung time na yun. Ayun. Si Diego naseselos sa sa doktor, kasi yung doktor na isa may gusto kang Moira. Tapos inis na inis si Diego kasi daw huwag mo nang patulad kasi masyadong pretty boy daw yung doktor na yon. Wala daw ka challenge, sabi ni Moira, naseselos ka pa. Ayun. Diba? Si Diego, nahalata na ni Moira. So, kilig moment. So, yung yung kapatid ni Maxine na rebelde, yung asawa ay buntis. At itong asawa niya ay sumakit yung chan, pumunta doon sa yung parang hindi doktor, yung parang yung pangalan doon. Basta, pumunta siya doon, tapos dinuduho siya. So, sinamahan na lang siya doon sa Medi-Q kasi dinuduho kailangan na niya talagang doktor na totoo, hindi yung doktor-doktor lang. Ayun. So, hinanap ng kuya ni Maxine yung rebelde. Hinanap niya yung si Janet, yung asawa niya. Kasi pumunta sa Medi-Q, diba? Hindi niya alam na doon pala sa Medi-Q. Ayun, nung paghanap niya, ayan, nakaalala ni Lucas ang boses na yun ay yung nasamaan niya sa pag hostage yung prinsipe. Ayun, sinet up pala ang mga sundalo doon sa nila. Sinasabi ng nila yung informer na doon daw. Doon pala sila i-ambush. Pero buti na lang nasa labas sila Lucas. Na-save niya yung mga yung mga kasama niya. Samantalang yung buntis na rebelde, yung asawa ng leader nila na kapatid ni Maxine ay nandoon na sa hospital at inalagaan ni Maxine. So, nag-end yung episode na to na tinanong niya ano daw pangalan ni Maxine. Ayan. So, abangan natin. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And click the bell of notification. And see you tomorrow. Thank you.